pangkaulaw naman, isa'y nagkapasarahan na mga Muslim. Hindi ba rin yung Muslim? At a first glance. Pero sabihang saumo na nimo ang reliyong Islam, dito na nimo makita na kinibituuhan ni mong nindot kaayo doon na kayo mga nagpahipi ng mga pagtulunan na bisan ang pinakadautan na tao dili kaya niyang buhaton sa iyang tinamod kay kahibaw siyang dili insakto o dili iya sa Diyos. Magdanaw ka morang tinaw kay baba. Ano man? Pinutos. Kaya. Pero sa may pagtulunan sa Islam, pwede kitang pangasaw kung karong buntaga kunya pag-divorce sa karong gabi. Pwede kong mga asawa at upat ka po. Kaya namas ko rin. Marry a woman of your choice. 2, 3. Huwag yung iuban. Nagsukod yung 2 na yun. Marry a woman of your choice. 2, 3, or 4. That if you can give justice. Wala kung upat ka po kang mga asawa, kumuhata kong 50 piso sa usan. Kaya lang 50 piso sila talaga. Hindi pwede nga, ikaw kay Batanko nun, kaya may pag-greetings ng asawa, tapos kanil ko kanil ikaw kay Bumbuang naman ka, 50 pesos na lang naman. Hindi na pwede dito. Pero, nalintan sa mga bisan sa mga Muslim, nalintan niya naman. Ang ilang dito man, marry a woman of your choice, 2, 3, or 4. Wa kanila tumana ang sumpa. That if you can give justice. Di manggali ka makahapin yun ang propeta. Ang propeta mismo yan ko. Kapumaman, di manggali ka kamustada o muskisya sa usak ka asawa unsa nakat sa upat ka asawa. Because as a husband, di lamang financially mabuhi nimo ang imong asawa. But inahanglan, sexually masatisfy nimo ang imong asawa kunya upat ka buong. Seminar mi. Balik ang iyo ni Monsignor Bingay na kanang poligami, itawag ng poligami kayong imo ng binisayon, puli-puli kami. Huwag dagan pa kayo maiksoon. Pero, abin ninyo, wala nag-ukwe planong mubalik sa simbahang katoliko. Nga naman, nga nung mubalik pa mangga na mag-iskot at kwarta na ay kwartan ito. Kung mag-iskot ka o faith, ilano ka. Kaya ang ilang ibagar para sa una, doon ay usap ka pare nga ng Muslim. Kaya ang mga tao, di ba sabi yung pare, pare, ginaan. Paglipay pa na, ma, Romano pa na, ma, apostolic pa na, basta pare. O nagigamit ko nila pagsangyaw sa nagkalilaing dapit. Mo nang nagitawag ko nila po sa kaustanya naman, I became an Islamic propagator, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung wanto mo galing yung Tandegros sa Pakuan, sa Barangay Yele, mga Iksoon, doon ay simbahan ito, ito Foundation of the Christian Life Incorporated. Ang ilang pare, nahimong Muslim. O ang iyang supra 200 kabuk membro, nahimong Muslim. O ang ilang simbahan, nahimong masjid. Kining gamay tao mo ay nakinuminundan nga nung ito. O nikatag na sa tibuok kalibutan, moto ang Malaysia nagpadaday kwarta nito. Dahil talit o pila kay Karyang Yuta ay dihimong minteryo. Ano yung minteryo? Dihimu ang iskwilahan dayo. Walay water system, dihimu ang water system. Walay karsada, dihimu ang dayong karsada. Nga naman, dako kaayo o tinuha ang mga Muslim to Islamize the world. Gani pagkatapos ang meeting na mo sa Malaysia. Malaysia, Malaysian people is allotting 550 million for Cebu para mahimong Muslim. Sa una nga mo maagi strategy na naghatag pagbukas, 5 kilo niya karne. Kaya karon diusap ang strategy sa ating yung zaman. Basta mag-Muslim ka, tagaan ti kag-ausan na. Ako pa'y mo pa'y skwila si mga na. Huwag mo'y negosyo, tagaan ti kag-uunan. Isa may di mag-Muslim na. Mag-Muslim, mag-born ang di Margarita sa noodles sa sardinas. Kala pang nakayo o
ang mga tao hindi na magsapayan, di magsapayan sa ilang galat at ilang tiyan mo hindi una-una na. So yun, panamo. Inyong pare, si Misa din na, o si Dawat sa inyong kwarta, huwag imanghatag ninyo. Pero kami, ganaan na mo ninyo. Manghatag yun eh. Mao nang hinungdan na kami. Ang unang giigo na mo, ang dapit sa may norte. Mao nang mahisgot kang bidilihin, daan bantayan, daghan na kaayong, di ato na mo. Daghan na kaayong, di ato na mo. Dako nagagsa. Pero may suon, to make the long story short, tinuod na kahimo ko bukong na di na yun kumumalit sa simbahang katoliko. Pero usa ka kamaturan ang di yun na ito pwedeng matuis. Na kung ikaw pinili sa Ginoo, pinili yun ka. Amen. Amen. And God said, it is not you who have chosen me, but it is I who have chosen you. Pili ka mo mo'y nagpili ka na ako, kundi ako mo'y nagpili na niya. Swerte kita ko. Ang mga badlo mo na itong mga nao. Ang mga maldito na ito. Ang mga nilad na itong batasan. Kamu may gihimong si Iblis Ginoo. Ako sa relasyon, pinili ta. Amen! And God's call is irrevocable. Wa ako'y makapausap sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisan ba ka nang imong ilong kung wak manay pangag, hubag? Kung ako na'y song tamis, kung ako na'y lukay, palwa. Bisan ba inana ang imong bisyo, inana ang imong kagahapon, o kung sa may imong pagkatao, o kung sa may pagkatao sa mga tao ni mo, kung tinawag kas kino, tinawag yung kas kino. Wala'y kalainan ni David. Ningon si David, Ginoo, saan man ako pagpalayo sa imong gugma? O mo ato gusto mo ismuki, tuwa ka. O mo ato ko'y laos naga, tuwa ka. Inana kadako ang pagtawag sa Ginoo nimo o nako. Amen. O ipahimungatan pag-ibisan pag-ibisan sa Panginoon, wala'y magkapahimulang ka nato sa gugma sa Ginoo. Amen. Pero ang Ginoo, mihimo o pinakanindot na strategy sa akong kinabuhi. And what is that? Igamit niya ang iyang mahal na inahan, ang Miriam. One time, mga iksoon, naglingkod-lingkod ni sa gawas, sa balay, sa pumamigan. Samtang nagpicture-picture ni kalit naman ni gawas sa clouds, ang imahin sa usag kababae, ganagdan bata. Pero wag siya ko malipat. Ako siya ang diingat. Nga nung nagparamdam pa magandang mga wag na magkoy labot ni mo. Wala ko'y labot ni mo. Pag ulit ako sa Mogigas, Mindanao, na ibulong ko kayo, doon na may baha. Sa tanang pwedeng maanod sa bagay, bulong ko may sutog. Nga nung sa tanang pwedeng maanod sa bagay, ang rosaryuhan man na gigamit nato ni atong grade 3 ako. Mula na kaingon ko, hindi sa akong dinabuhi natuman ang giingon ni Propeta Isaías nga wak yu'y inahan ng malimot sa iyang anak. Amen! At Yesu per Mariam to Jesus through Mary. Niyag tumayso na kayo nga, naagin siguro'y katuyuan ng Diyos sa akong kinabuhi. That is why, mibali ko o basa sa Biblia. Mibali ko basa sa Biblia. And the very first book of the Bible really strikes me most. And that was the verse in Genesis chapter 3, verse 15. Kung ang gitunglo ang babae o ang laki, lakip ang biting. Nakitabo ang unang ebanghelyo, gitawag sa simbahan o proto-ebanghelyo. Gikan karon, imuon kong magtinungtanay.
ang kaliwat sa babae o ang kaliwat sa litid. Tumban sa babae ang ulo sa litid o ikiton sa litid ang giting sa babae. Na malandong ubra. Kaya diya rabas pinaliyatris ba hindi kung init ka init juga. Kung hugnaw ka hugnaw juga di ka pwede magpatunga ka namang inandlaw. Sila mo tanong ko, kinsa man kung kaliwa? Kaliwat bakus babay o kaliwat bakus bitin? Kaya naamay kriteriya para mahimo kang kaliwat sa babay. Musa ba? Lucas 1:48, gikan karon Maria ang tanang tao. Tawag ko. Ang tanang tao mo tawag kanimo kuna. Ya kami sang dito pa may nag-school as Bible school gitun alam mo si Maria Antikristo. Si Maria Burika. Si Maria watakurang Jesus. Si Maria dagang anak. Huwag inanam mo ng inyo that Mary is the blessed among all women. Kunya, magsilimig pa ilang na kami tinuod na Kristiyano, kami tinuod na tinunan ni Kristo. Kunya, huwag po niya po ni kapasad niya naman 1:19 nga ito sa 27, ipaipon si Maria pagpuyo sa mga tinunan. Niya, huwag na mo paipunon si Maria kaging sa mga at tulad niya akong mimahog sa pagka kaliwat sa bitin. Wato na kayo nung tumaiksoon. I owe my conversion because of the Blessed Virgin Mary. Uingon sila, Brad, kung sa mga pinaglimukin, kamay na kahinta niyo dito. Ano na balik pa man ikaw sa Katolikong sister, brother, kung naglibog ka, labaw na kung naglibog. Pero ang tawag sa Ginoo lagi mga iksoon, di yun na ito pwedeng mapungan na may tabo sa itong ginabuhi. Muna nga, sukat niya itong panahon na I continued studying the Bible. Nagsugod ko pagtuon, pinaagi sa pag sa subject on the hermeneutics of the Bible. Kaya kami, ang among gihuwag ng Islamic propaganda sa una ang sabi mong strategy mo, tudluan na mo ang mga tao na ang Biblia dili pulong sa Ginoo para wak na kay wala kay asa mo ka magpalaban pa? Dupo na mo ang Biblia para wak na kay pasahod. Mga strategy na mo. Mga nga nindot siya kayo na sa atong pagkakatoliko dili na taputok ang tulog ka tulog pat ba na gabi dagang katoliko kutubras musim pa kutubras paginaw kadua pasinaw dito pasinaw saman pauli kunya ang bibi na itong buhaton kaupat pabadlong paminaw pasinaw pauli pabadlong. Ang importante ni Mason sa atong pagkakatoliko kanang gitawag sa Latin nga nilbolitum nisi precognitum. Kuya, wala ko, mara mag-ibusom paktong sa atong girong itong laming isumusom. We cannot love something that we do not know. Di mo mahigugma ang value sa pagpangurus, ang value sa cross, ang value sa mga Virgen, ang value sa Santos de Rosario, ang value sa bisan unsa nga gibuhat ug gituohan nato sa simbahan Katoliko kung dili nimo tun-an sa imong kinabuhi. Ug swerte ka naman nakaabot ta sa punto nga nakatuon ta nga di na ta inibasa sa Biblia dali na kay ta makasuko na naman doon na naman tay ibang kaagan sa Biblia. Atong sa gabi eh, kaya ang ipangutahin na doon sa usap na pastora sa buhay nagin, kamong mga Katoliko, nagsimba mo bato o kami po sa'yo, Diyoka sister. So ano naman, at doon sa mga fiberglass ang ako mga santos. Ay, jubun pa sa hindi. Inundo bato o kami ang awang santos, fiberglass. Susyan. Yapin na po na po. Ano na ta? Pero usa sa dakong sayong nato may soul. Ingon ang usa ka panultiyon, the evil triumph because the good man is doing nothing.
How about ang atong mga kaliwat? How about ang atong mga silingan? Ingon sa Biblia, paninglan ta sa dugo sa atong isuon kung di ta musangyaw nila. Nangutan na si Brig Adam kanina, kung sabi, angay na itong buhaton. Lindot, nasugda na nato ang pinakalindot nga buhaton. Kung sabi, ibuha na ito, isugda na ito pagbusog sa atong kaugalingon. Lindot, pununta ang ubang tao na pun mo ay atong busgon sa pulong sa Diyos. Isuon, ingon ang Roma Kapitulo 10, unsaon man nila magtuo, kun walay muwali kanila. O unsaon man nila pagwali kun walay mutudlo. O gabaw sa tanan, swerte kita yan naman. Gawas nga natudluan ta, ipadala ta para kanila. Huwag di man pwede nga, di ka manangyaw. Di man pwede nga, igurata nga. Magpasinaw sa tungsipo ka, umung pa. Kinahanglan doon na tayo buhaton. Kay mutuo, umunawat ang sadiri, mga iksuon, pinuon, ang atong destinasyon para sa langit. Pero sa iskina sa langit, kaatang ang yawa, kay di siya gusto, ikaw, o ang atong wang maiksuon, musunod sa ingarihan sa langit. Nag-una-una na si Jesus. Sa balay sa mga mga doon ay dagang gawa mo ato, o magandang dapit alam din ang asa ako at umausap ka mo. Pero kung sa may vision statement sa yawa, Satan comes to steal and to destroy. Di siya buot na ikaw, ako, o ka ng atong maiksuon, o atong lagi mang atna niya. Walang, daggan sa itong Exxon, buhi pa pero ang ilang mga langkang nang padulong na sa'yo. Pero naman, wak man tayo ibuhat alam kanila. Amen. Ingon si St. Maximilian Kolbe, we are to win the world. We are to win the souls. Sikat kaayo ang kok, pero sa kasikat sa kok, ang usas na kanino niya naman, nakabot bisan asang suok sa kalibutan. Pero ang imong tapat niya balay, huwag kani imo asang yawi sa imong simbahang katoliko. Kinoon nila. Silalo na imong mata. Huwag ginato asang yawi niya naman. Mahadlok ta. Nga nung mahadlok ta, huwag ang hugga magkatun po. Nagdawat na sa mga maayong patulunan sa simbahang katoliko. It's all because para doon ay kita ikahatag because the principle of evangelization is you cannot give what you do not have. Yan ang problema ko, naan na pinunta. Nagdinalok pa yun. Imbis ang yawan, giaway, kipus, gamay na tayo may kural ng rinrapa sa iyan. Na ganun, kita may ginuntang mga katoliko, kita may ginuntang mga magsasangyo. Ang banan na ako ginunta sa tao na ito kanilig kakita, nung makakita may kuha ni Mang Susi, no? Mag-bless yung pag-ayos ginuko. Makita ni kuha ni Brad Adam, Jesus, lipay ginuko. Kaya ba mapakigipuha, kapakigisulti, na lipay ng mga tao? Hindi kayo ni kakita sa mga tao, Jesus, yan ako ni Sipin, hindi ka ba mamaya ng putang mga. Kita may isawan, salamat sa mga Birhen. Muna nga, ikan at itong panahuna nga gil, tugutan ko sa Ginoo nga mahibalik si Bang Katoliko na nagkuhan. Ako ihala ng akong kinabuhin niya. Muna nga, day in and day out, kao pa nila ni Braganjo, nila ni Bradisera. Dito mi, ako, maulaw na po sa akin, akong panguyog puros matan ko. Pero nindot pa rin magkuyo-kuyo kag batanon. Kaya nga mura po kag babatanon po. Pero mo lang gini, kahit tumas-tumasong ka lang yun na kayo, kamo na lang, hindi na mada. Kaya nga pa'y kumaisoon, why? Because sa ilang kinabuhi, panatuman ang disulti sa 1 Timoteo 4:12, ay ang itugon na pagkaulawan ka tungkol si mong pagkabatanon, nanuhay mo ang kagaling na paningan sa umaliya sa pagpanudlo. Muna na sila, nami feeling dito sa pagkasi.